si Papi, isang mabilis na vlog lang to. Ito yung isa sa mga common issue ng C200S, C200X, C202. Ito yung ano, lumuluwag yung mga tornilyo dito sa rear sprocket, dito sa pagkakapit niya sa rear hub. Madalas po to lumuluwag, mga Chupapi, kasi yun nga po yung issue niya. Uulitin ko po sa inyo, pero meron po tayong solusyon dyan para medyo maiwasan natin yun. Kasi kung mapapansin nyo po, di ba, ito yung bolt, then nasa loob yung nut. Normally kasi dapat ang pasok niyan galing sa loob, palabas, then nandito yung nut. Pero dito sa C2S na design natin, C2X, C2I, yung bolt galing sa labas, papasok, then yung nut nandun sa loob. Pero pinaka the best talaga, at yun naman ang normal na setup talaga, normally galing sa loob, palabas dito, then dito tayo magnanut. Pero syempre, yun nga, sinasabi ko sa inyo kasi marami na po naging issue nito na nakakalasan sila nitong bolt dito sa sprocket, and tumatalon yung sprocket nila, din nagagasgasan dito sa swing arm. Then, pwede maging dahilan po yun ng aksidente. Pero, ingat po, papalitan natin yan. So, mas maganda, ibalit na rin natin high tensile bolts na po mga Chupapi, para solid na talaga yung mga tornilyo dito. Kasi medyo mahinang klase rin po yung mga tornilyo na nakabit dito. High tensile bolt na po yung igamitin natin. Ito po yung kulay itim. Solid po to, matigas po to mga Chupapi. So, ang sukat nito mga Chupapi, kung di ako nagkakamali, 41mm yung sukat ng stock bolt natin. Ito po yung stock bolt. Pero ang nabili ko po, mas mahaba ng konti, na which is okay lang. Okay lang yan. Kahit konting-konting haba lang ha, baka naman sumadjust yung arm pag mas mahaba. Ito po yung stock, 47mm. Siguro ito nabili ko, mga 49, let's say, mga ganun. Yan, pero okay lang yan. Baga may allowance pa naman yan. So, unang-unang gagawin natin, syempre, kakalasin lang natin yung mga stock na tornilyo. Meron po itong ano, pinaka-lock. Tanggal na po yung mga nuts sa loob mga Chupapi, meron po siyang apat na nuts. So hindi na natin gagamitin tong nut na to, dahil meron na tayong bagong nut na gagamitin na high tension na rin po yun mga Chupapi. So tabi muna natin siya. Ganito lang po yung sinasabi ko sa inyo ha, from loob palabas. Ito lang yung magiging setup niyan. Yan, bali apat po yan. So kabit lang natin yung apat. Then, ibabalik na rin natin itong pinaka-washer niya. Ganun lang kasimple yun mga Chupapi, para ma-solve natin yung agad-agad na pagluwag nung tornilyo dito sa wrist bracket natin. Pero syempre, kung may mahanap kayo na nut na self-locking nut, meron po nun mga Chupapi. Pero kung wala, pwede na rin bumili kayo ng ano, sa high tensile na rin ng magandang nut niya. Then, mas maganda, patakan natin ito ng thread locker para talagang sobrang higpit niya. Pero dahil sa crisis tayo ngayon dahil sa pandemic, gagamitin lang natin thread locker, yung mga Jejemon na Mighty Band, yun na lang gagamitin muna natin mga Chupapi. Pwede na yan, basta magkaroon lang ng extra lock. So, kabit na natin yung mga tornilyo niya. So, patakan natin ang thread locker para sure ball tayo na pang support to sa extra grip ng tornilyo mga Chupapi. Kung wala, okay lang din naman, basta make sure nyo lang na mahigpit talaga yung pagkakatornilyo nyo mga Chupapi. Locker, yun lang po mga Chupapi, ganun lang kasi yung issue nito. Baga, hindi pa katapusan ng mundo, para magpanik agad kayo, bakit ka na nagluluwagan? So, bahala na po tayo mag-ano yan, mag-secure yan. Responsibilidad na natin yan. So, syempre, Chinese yung binili natin, got what you pay for. So, okay na to, konti na lang yan, minor issue lang yan. Basta, potante, alam niyo yung gagawin, kaya nga nandito tayo, sinare natin sa inyo.
At least, kahit kayo, kaya nyo i-DIY yan. Pero syempre, kung medyo alanganin pa rin kayo, pwede nyo mandali yan sa mga trusted mechanic nyo. So, paano? Hanggang dito na lang tayo, mga Chipapi. Salamat sa panonood nyo. Ilalapag ko na ang closing ceremony. Sumayon nyo, kapayapaan. Umayo kayo at nang makarami. Yun!